Yeah, welcome. So nandito po tayo ngayon sa ating grapes vineyard. So makikita po natin dito na nag-prune na po ng grapes itong sila Kuya Orlan at sila Dansoy. So nahuli tayo kasi medyo natulog tayo galing tayong night duty. So makikita nyo ngayon yung na-prune na. Kung mga huling video nakikita nyo, ang dami pong dahon na nakapaligid dun sa ating grapes. Ngayon makikita nyo po, halos wala na po uling dahon. Ayan o, pindrun na po namin. Ay, hindi pala ako kasama, sila lang. Tapos ayan po, yung mga stem po na yan, ayan, kukuhanin yung mga pwedeng pantanim. So gagamitin natin cuttings. So ang inuuna po nila is tinatanggal yung mga ayan, dahon. So nagiiwan po ng mga pruning. Ito po kasi yan, kung paano mag-prune. Una, yung stem. Sunod, yung arms. Then yung cordon. So dito sa cordon, dito po maglalabas ng ito po yung mga pala. Ito pala yung mga pruning stem natin. So dito maglalabas ng mga bunga. Ayan po. So sa mga dulo na yan, kung makikita nyo, wala po talagang dahon. So bago po tayo nag-prune, or bago sila nag-prune, syempre nagpataba muna and nagpatubig. Kasi pagka ayun, tapos na ako madulas. So para kapag ka po nag-prune yung na-prune na stem, so may dala po siyang tubig at saka nutrient. So mas magiging malusog yung magiging cuttings natin. So mas tutubo po siya. Ayan. So meron din po tayong mga grapes na wala, hindi pa tumataas. Ayan. Kasi nung tag-ulan, mahirap po magpalago. So yung mga natira lang po na malalaki ang puno, yun lang po yung pinuprune natin. Nila pala. Makikin natin eh. Wala naman akong ginawa. So ang nagpuprune dito, tinan ko si Kuya Orlan. So kasama mo. Yan, si Kuya Andy daw kasama niya. Ayan, dami mo na rin na-prune dito. Alin? Kukunin niyo yung mga cuttings, ha? Walang sanga. Alin? Kaya sobrang hahaba ka ako, walang binagsanga. Kaya nga puputulan minsan talaga. Kailangan yung tinuro ko sa'yo nun. Nahahaba pa nga, bilang ka lang, apat na kuan eh. Eh iba kasi magugulang naman nakakoy eh. Kaya Hindi, aba mga tatlo, 3 to 4 fruiting king. Pinatay mo na. Yeah, si Kuya Orlan po yung nag-aalaga ng ating ubasan at saka ubasan dito, ubasan doon, papaya, kalamansi, sitaw. Oh, dami pong inaalagaan ni Kuya Orlan, kaya tumatandaan eh. Ang dami na nilang na prune. Kukunin nyo yung mga cuttings yan, ha? Piliin nyo na lang. Basa pa rin, ano? Lumakas kaya tubig kahapon. Ba't nang lumalakas? Nabuklis yan. Nagpawala yung panang sobrang lakas. Nagpakawala. Buti na lang. Yan. Ha? Sandali lang puno kahapon yan. Hindi mo. Buti na lang. May kanal tayo, ano? Kala kabilis nung bulas ng papaya natin, ano? Yan yun. Tatmukot lang. Hindi ko pa narata mo. Kalaki ka agad. Ah, mapapansin niyo po dito yung papaya. Ano ba 'yan? Naputol. Ang papaya natin tinanim mo, yung malaki na kaagad. May malakas bumulas, no? Oo. Nagdilig pa kamo ako diyan, tapos magkakatulog pala. Doble-doble. Eh, yung kalamansi diyan sa gilid. Ayun, nagdahon na. Ayun, nandoon sa dulo. Ganun pa rin. Isang kwan pa rin. Isang sangalan din. Yung huling bili ka, no? Ganun nga. Kung ano pa yun. Nagtipid pa kasi. Ayun, no? May bunga pa.
Ayan, ayun yung kalamansi nating binili. Iisang kwan lang. Pero may mga bunga sila. Tanggalan yung bunga. Tanggalan mo bunga. Yung mga kalamansi na to. Napupunta sa bunga yung nutrients eh. Ayan, nakayupo tayo. Masyado tayo matangkad. Paputik po kasi dito sa gitna. Yan, nagdaan yung tubig. So, ito yung green Brasilia natin. Yan, dito. So, kapag namunga uli yan, namunga na ito ng huling fruit nila. So, sana mas maganda maging bunga ngayon. Ha? Yung puta, hindi yata pampalaki ng bunga. Pampahaba naman. Kaya nga huwag mo masyadong hahabaan. May hirap lang magpakakuan. Kapag mahikli, mas mainam. Hanggat maaari eh. Malapit lang sa bunga nila. Meron niyang ubas eh. Dito lang, Kuya Orlan. Yung iba, paway na ganyan. O, yun hanggang doon lang yung puno nila. Dapat kaya, ganun lang, ha? Mm-hmm. Hanggang ganun lang minsan yung gagawin mo. Kaya naman ako, minsan kaya. Mm-hmm. Para hindi naman nasyadong nagiging mahaba. Tapos, mas lumalaki pa yung katawan pag gano'n. Ito kakapuno lang, oh. May katas na lumalabas. Okay. Haba, ano? Abot papataba natin yan. Tapos, kung pa, tubig pa ng hito yan, ano? Oo, oh, nagkakaroon ng tubig ng hito yan. Okay naman yung drip natin. Hindi naman nagbabara. Mayroon. Maganda na yung pagsa nalalakas. Mahaba eh. Kala pa yan. Hanapin ko pa yung mga puno. Hindi ko makakita yung halik. Yung? Yun nga. Sobrang dami. At least na nakaraos ka na doon sa isa. Nakatapos ka na. Konti na lang. Ayan, mga nakayuko pa rin tayo. Green Brazilian Catawba. Meron din pong nabuhay na Red Cardinal. Tsaka Muscat Blue. Yeah, malinis ng tingnan. Yung mga dahon ay amon mo dyan sa gitna. Okay, doon sa puno nila. Ito, panto, Muscat Blue. So, pinapatuloy na natin yan. Isang sanga. Dalawa. Bali magdadalawa yan. Ayun yung papayang hinarvest natin last time. Ni Angela. O, dito sa gilid, nilagyan natin natin. Kasi, ang nangyayari po, parehas gilid, hindi po nabubuhay kasi gawa nung malilim, kahit po doon. Doon na tinanim natin sa gilid nito, sa kalamansi. So, dito naman sa gilid, ang nilagay natin, buko. Ano, may buko tayo. Dati mulberry eh. Hindi pala maganda yung mulberry namin. Ngayon, nilagyan kong buko. Tapos sa gilid na gilid, nandun po yung aming tinatawag doon, yung citronella. So, marami po tayo, iba-iba. Ano? So, ang buo na to. Kung ako ilang square meter to, nasa 300 to 500 yata. Tapos yun do. Basta, nasa 2,000 square meter siya. Medyo malapit na anihan. Kaya, oh, mas magiging busy na uli. Kaya, pinapuro na natin yung kila kuya. Ako eh, talagang busy din talaga. Nag-duty pa. Nag-YouTube. Ano pa ba?
naghihito, nagbubukid. Ay! Minilang na ako ano yung mga ginagawa. Ayan po. So, pag mapupunta po kayo dito, ayan po yung magiging soon to be grapes natin. Ayan, tingnan nyo, binabalot pa namin yung bunga. So, dito may tira pang bunga. Oh. Di pa namumula. Binabalot namin tapos natutuyo na lang din. Di kasi maganda naging batch yung bunga. Oh. Ayan, ito, 2 piraso lang. Ito, 4 na piraso lang. Ayan, may mga tira pa rin pala. Ayan. Siyempre, ang pagbunga niyan, paglabas ng dahon niyan, may kasama na pong bulaklak. Pagka na-develop yung bulaklak nila, na-pollinate, yun na nga yung mag-turn into berries ng ubas. Then, 3 months ang pagkakapulan nila or pag-ripen. So, kung January ngayon, February, March, April. April po, kakaroon na po ulit tayo ng fully ripe na ubas. So, hindi lang ubas. Meron tayo mga saging. Yan, yung ginagawa nilang merienda dito. Sa gilid po kasi doon, meron kaming tanim na saging. So, yan po yung kabuuan ng vineyard namin. Yan, grapes vineyard. Yan. Tapos dito, talbos ng kamote. Nag-wild na. Hindi pa nababawasan ni Dansoy Kangkong. Hindi pa naaayos masyado. Kailan kaya mawawala yung pagka-busy? Ano? Hindi naman nawawala. Gumagawa na lang ng dahilan. Ayan na, tingnan nyo yung bunga. May nakukuha pa rin po talaga. Ayan. Andun sila. Mamaya tutulungan sila ni Kuya Andy. Ako ay naging vlog lang panandalian para makita kung paano prune ang ginagawa po nila. Kasi may pasok pa ulit tayo. So hanggang dito na lang po itong vlog na to. Kahit panandalian po. Like and subscribe our YouTube channel para sa mga update na mga ganito. Meron tayong hito, meron tayong grapes, meron tayong bukid. Yan, meron tayong mga kung ano-ano pang tinatanim natin dito sa farm. So like and subscribe our YouTube channel. Bye-bye. See you. Bulaklak.